Maraming salamat sa iyong pagbabalik, kaibigan. Natatandaan mo pa ba ang pagpapapak ng Ovaltine at Milo noong kabataan mo? O hanggang ngayon ginagawa mo pa ito, kaibigan? Ngayon, sa video nating ito, aalamin natin kung paano nagsimula ang mga chocolate malt energy drink na Ovaltine at Milo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, kaibigan, iniimbitahan kitang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At huwag mo sanang kalimutang i-share ang mga videos natin sa iba pa nating mga kaibigan. At paabutin sana natin ng 500 likes ang video nating ito. Nagsimula ang Ovaltine noong 1865 sa bansang Switzerland. Ang bansang ito ay kilala sa paggawa ng masasarap at high-end na mga tsokolate. Kaya naman hindi nakapagtataka na masarap ang Ovaltine. Ang inuming ito ay nadiskubre ng isang pharmacist na si Dr. George Wonder. Ginawa niya ito para malabanan ang malnutrition sa kanilang bansa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sa tagumpay ni Dr. George Wonder, pinagpatuloy ng kanyang anak na si Albert Wonder noong namatay ang kanyang ama, ang perfect malt energy drink formula na Ovaltine. Tinawag nila itong Ovomaltine dahil sa salitang Latin ang ovo o ovum ay itlog, ang pangunahing sangkap ng Ovaltine. Meron din itong malt, gatas at kokwa para ito ay mapasarap. Noong 1904, unang inilabas sa merkado ang Ovomaltine. Hindi nagtagal naging paboritong inumin ito ng mga Swiss at mga atleta nila dahil nakapagbibigay daw ito ng lakas. Sa sobrang sikat ng Ovomaltine sa Switzerland, inilabas na rin nila ito sa ibang bansa. Taong 1909, in-export ng kumpanya sa bansang Britain at doon nagsimula ang pangalan nitong Ovaltine dahil nagkamali sila sa pagre-rehistro ng pangalan nito. Imbis na Ovomaltine, napaikli ito ng Ovaltine. At noong taong 1925, nakarating na dito sa Pilipinas ang Ovaltine. Ang AB Food and Beverages Philippines Incorporated ang gumagawa ng Ovaltine dito sa Pilipinas. Naging patok sa mga Pilipino ang inuming ito. At dahil na rin sa mga hindi malilimutang komersyal na kung walang ice, masarap pa rin. Kung walang milk, masarap pa rin. Kung walang water, masarap pa rin. Natatandaan ko pa noong kabataan ko, kapag bibili ako sa tindahan ng Ovaltine, nakuha ko nang maubos ito bago maitimpla. Dahil sa daan pa lang, pinapapak ko na ito. Natatandaan ko rin noong ibinili ako ng isang dosenang Ovaltinis para hindi ko mapapak ang nakatagong Ovaltine sa garapon. Heto yung candy chocolate malt na inalabas ng Ovaltine. Hindi nalalayo ang pangunahing hangarin ng Milo sa Ovaltine. Ginawa ng Nestle ang Milo para malabanan din ang malnutrition sa Australia. Taong 1934, nakagawa ng perfect formula ang researcher na si Thomas Main at tinawag itong Milo. Ayon kay Main, ang perfect formula ng Milo ay ang pinagsamang malt extract, full cream milk, kokwa, asukal, bitamina at mineral. Nakuha ang pangalang Milo sa Greek wrestler na si Milo ng Croton na sinasabing pinakamalakas na taong nabuhay sa mundo. At dito nabuo ang marketing strategy ng Milo. Naging sentro ng inuming ito ang mga atleta ng iba't ibang sports dahil ayon sa kanilang commercial, magiging malakas at matagumpay kang atleta kung ito ang inumin mo palagi. Nakuha ng Milo ang panlasang Pinoy. Masasabi nating masarap din naman ang Ovaltine, ngunit mas nagustuhan ng mga Pinoy ang Milo. Taong 1964, unang pinakilala ng Nestle ang Milo dito sa Pilipinas. Dahil sa panahon na yon, namamayagpag ang Ovaltine dito sa ating bansa. Umisip ng paraan ng Milo, paano niya matatalong Ovaltine dito sa Pilipinas. Taong 1972, naging sponsor ng Pilipinas ang Milo sa Olympics. At doon na simulang nakilala ang brand ng Milo. Dahil sa magaganda nitong commercial campaign, unti-unti nang tinangkilik ng mga Pinoy ang Milo. Sa mga commercial nitong magiging magaling kang atleta kung palagi kang iinom ng Milo. Sabi nga ng commercial, Milo Everyday. Natatandaan ko pa nga ang libreng pa-Milo sa mga paaralan. Makakatatlong balik ako dahil sa sarap ng timpla nila. Natatandaan ko pa nga noon pinaghalo ko ang Milo at Ovaltine. Dahil sa biru-biruan noon na ang ibig sabihin ng Milo ay masarap inumin, lasang Ovaltine. Ikaw kaibigan, ano-ano ang mga karanasan mo sa Milo at Ovaltine?
i-share mo naman sa comment section. Maraming salamat sa iyong panonood, kaibigan. Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga iba pang kwento. At huwag mo sanang kalimutang panoorin ang iba pang makabuluhang videos ko. Maraming salamat sa iyo.